ito na, umpisaan natin. Go, umpisa na. Diba, yung mainit-init na ano, na balita kanina, diba, ang pagsampa ng kaso ng megastar Sharon Cuneta kung saan kasama niya ang kanyang asawang si dating Senator Kiko Pangilinan. Yes, diba? Correct. Oo. Yun nga ay pang-apat na yata, no, na demanda para kay Tita Christy. Pero si Tita Christy, di ba, ano ang sabi? Nagbiro pa siya, di ba? Uh-oh. Pataas na daw ng pataas ng level. Yes. Kumbaga, kasi from nanay ni Sarah Labati to Bay Alonso to Megastar Sharon Cuneta, para level up na yung mga pagdidemanda sa kanya. Para, pero sabi niya nanay Christy, naiintindihan naman daw niya yung, yun, syempre, yung karapatan din nila, pero syempre, karapatan din nila yung pamamahayag nila, di ba, na kailangan din talaga sila magbalita, di ba? Bilang isang mamamahayag. Sabi nga ng dating Senator Kiko Pangilinan, okay, we filed this case dahil sa malicious imputations and defamation of our personal lives. Mm. Sabi nga namin, yes, we are public figures, but we also have rights. Eh, ang daming nagsasabi na hindi pag public figure kayo, dapat tiisin ninyo yung pagsisinungaling at paninira. But that's not the case. In fact, we also have our private rights, lalo na when the matter is not of public interest. Yes. Ayun. Diba sabi nga ni Sharon na bilang artista, akala nila okay lang sa kanila. O nakikita natin na parang sila artista, okay lang. Dapat tiisin nila yan. Kasi artista kayo, public figures kayo. Mm-hmm. Pero hindi daw alam nung iba na ang mga artista ay tao rin at nasasaktan din daw. Yes. Meron naman ang sinabi niya. Meron din daw parang malicious para sa kanila, yung maliciosong comment sa kanila. Siyempre, kailangan din nila mag-react. Pero sabi nga ni Ta Christy, alam naman daw niya kung saan o anong pinagmumulan ng pagdidemanda nila. Naintindihan naman niya. Pero sana maintindihan din daw yung trabaho nila bilang mga mamamahayag. Diba? Kumbaga magbabalita sila whether good or bad, kasi may mabalitan ka o scoop, parang ganun. So, yun ang ayon sa panig niya. Mabuti lang tayong tatlo, no, hindi naman tayo tumitira-tira, hindi tayo nagbabalita. Alam mo, gusto ko yung diba? Sinabi niya na ano, yung doon sa mga anak niya, ang sinasabi niya, diba, yung at least hindi demanda siya, hindi siya nagnanakaw, hindi siya nagawa na masama. Yun ang sabi ni Ta Christy, totoo. Oo naman, kung madimanda ka, nagnakaw ka, o nagrabyado kang tao, samasama. Correct. Kasi itong trabaho niya, mamamahayag sa kanya, eh nasa alin niya ng kanya kasi ng trabaho. Correct. Kung mga part ng trabaho niya yun. Yes, kung madidemanda siya dahil, o nga naman, di siya magnakaw. Of course. Teka muna, dinimanda ko, nagnakaw ako. Teka muna, hindi ko yung trabaho. Yun ang sa tingin niya yung mali. Of course, hindi rin maganda yung madimanda ka, di ba? Pero yun na nga, yung mga anak niya, hindi siya pwedeng ikahiya, di ba? And sabi, nadimanda ko because of my job, di ba? Yes, parang ganun. Hindi so, pero maganda kay Ta Christy, hindi naman siya nagtataray. Di ba? Parang naiintindihan niya naman kung saan din nagmumula ang pagdidemanda sa kanya. Yes, at naiintindihan niya. Pero sa kabilang banda, correct, sana maintindihan din siya